Sanggano na may masamang plano sa pagsamba ng Iglesia Ni Cristo, paano nga ba napigilan? Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Bago tayo magpatuloy sa ating nakahandang topic, i-shoutout muna natin ang ating mga kadrama. Sila ay sina Andy Simple Cooking ng Davao del Sur, Chan Xiao ng Cebu City, Marlon Fernandez ng Pangasinan, Ralph Angelo Sinson ng United Kingdom, Edivoy Vlogs, at si Alma Balyahiu ng Hong Kong. Maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. At ngayon mga kadrama, dumako na tayo sa ating inihandang topic. Sa kabila ng mga ginagawang paninira at pagkakalat ng maling kwento tungkol sa relihiyong Iglesia Ni Cristo, ang patuloy na pagdami ng mga taong nagsusuri at tuluyang umaanib sa relihiyong ito ay hindi na mapigilan. Iba't iba ang mga kwento at pahayag nila kung paano nila nakilala ang iglesyang ito. Sa kasalukuyang panahon na laganap na ang iba't ibang uri ng komunikasyon, idagdag pa rito ang social media, marami ng paraan upang malaman ang tungkol sa relihiyong ito. Subalit may mga kakaibang kwento at hindi pangkaraniwan ang inyong maririnig mula sa mga taong umanib sa Iglesia Ni Cristo, kung paano sila nagka-interes sa relihiyong ito. Mga kwentong magbibigay ng inspirasyon at magbubukas ng saradong isipan upang sila man ay magsuri at tuklasin ang tungkol sa mga aral na sinusunod sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Isa sa babalikan natin ay ang kwento ni Ka Pablo Pacundo, isang sanggano at walang direksyon sa buhay, subalit dahil sa isang napakasamang plano niya sa Iglesia Ni Cristo, ito ang nagbukas sa isipan niya upang ganap na kilalanin ang iglesyang ito. Kilala siya sa tawag na pabling sa kanilang lugar. Ang binatang mainitin ang ulo, mahilig sa barkada, sugal, inuman at basag ulo. Ulila na siya sa tatay, kaya naman malaking problema siya para sa kanyang ina na hindi na alam ang gagawin. Mangyari sa bata niyan, hindi ko babayaan. Alam mo naman ang tunay sa bata niyan parang tunay na anak. Oo nga pare, kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Pero alam mo ba, ako, sumasawa na ako pare. Araw-araw na lang naginawa ng Diyos, turo, pangaral. Pero wala, araw-araw din ay yung gulo iniaakit dito. Kung hindi ikaw iba, yung mga tao ron, doon sa kabila. Tambato raw, lasing daw, nagbasag daw doon. Ewan ko pare, sawa na ako. Siguro kung buhay ang kumpare mo, medyo masusumpil yan, hindi ganyan. Malaki ang utang na loob niya sa kanyang ninong na laging karamay at tumutulong kapag nagkakaroon siya ng mga problema. Subalit, isang pangyayari ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng galit sa mga Iglesia Ni Cristo. Kapag nun, ang ninong mo! Bakit? Ano nangyari kay ninong? Hindi, nasa ang ninong mo! Bakit? Kasi siya tayong nanggugulo dun sa kulto ng Iglesia. Naging isa, baka mapasubo. Tara, punta natin si ninong! Bakit kayo mga Iglesia Ni Cristo ganyan kayo? Lagi nyo sinusuwapang ang kaligtasan. Sinusuwapang nyo ang Diyos. Kayo, banal, kami, hindi. Para sabihin ko sa iyo, pare, pag wala kang bigas, hindi ka rin maliligtas. Brad, Hindi kita kaano-ano. Nakikiusap kami sa iyo. Kung maaari, pabayaan mong matuloy ang pamamahayag namin. Kung ayaw makinig na salita ng Diyos, pabayaan mo kami. Sige na, brado, pagbigyan mo ko. Huwag mo ko paalisin! Taga rito ko, paalisin mo ko. Eh, kung ikaw, paalisin ko rito. Nakikiusap naman ako sa iyo, ah. Tarantado ka talaga, ha? Bakit mo kailangan? Brad, pabayaan nyo! Kaya ni Nino yan! Brad! Brad!
Bagamat walang malinaw na dahilan at katibayan kung sino nga ba ang bumaril sa ninong ni Pabling, pinaniwalaan niya kung ano ang laman ng kanyang isipan. Mga kosa, alang-alang kay ninong, re-respect tayo sa mga iglesia. Habang sumisimba sila, masasabugan natin ang granada. Ayos ka lang. Ang natama ko, ang Diyos sa buhay ko ng pagkakataon.
mula sa upuan. Sa labas eh. Papatayin nila ako. Mula po noon, doon ako sa mga kamag-anakan ko sa tundo na luluyan sa teritoryo namin na hindi maaaring pasukin ng mga kasamahan ko na siyang papaslang naman sa akin dahil hindi ko itinuloy ang aking bala. Doon ako sa mga magulang at kapatid na nirahan upang maligtas ako sa anumang basang ulo pa. Subalit hindi ko malimot ang aking karanasan. Kaya ako'y balisang naghahanap na ang mga Iglesia Ni Cristo maring magpaliwanag sa akin ang aking karanasan. Dahil hindi may paliwanag at palaisipan kay Kapablo Pakundo ang kanyang naging karanasan, hinanap niya ang sagot sa mga pangyayaring yon. Nakinig siya sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo. Nagsuri siya hanggang ganap na maliwanagan. Saka pa lamang nagkaroon ng sagot at tamang paliwanag ang kakaiba niyang karanasan. Lubos akong nagpasalamat sa Panginoon Diyos at nagpapasalamat sapagkat ako po'y binigyan niya ng pagkakataon na makapagsisi at magtamo ng kaligtasan. Inupuri ko ang Panginoon sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Kasaysayan ni Kapablo Pakundo kung paano niya nakilala at naging kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo ay isa lamang sa mga natatanging kasaysayan. May iba't ibang kaparaanan ang Diyos kung paano tatawagin at mapapabilang sa Iglesia Ni Cristo ang kanyang piniling hinirang. Kaya kayo mga kadrama ay patuloy na inaanyayahan na makinig at magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Marami pong salamat.